So ayan mga kaibigan, hello sa inyong lahat at magandang gabi. Dahil ito na naman po tayo sa panibagong Class A action. This time around, best of 5 naman po para sa Mineski Pro Gaming League Season 7, Leg number 3, Class A Lower Bracket Finals. This is between Raging WePlay laban sa Team Extreme Gaming Philippines. So ito sa pangagad, Green is being lifted. Invisible siya, pero kita-kita na mayroong sentries. I think he's gonna die. Patay ka agad. First blood mula kay ZXC. So yun, umpisa pa lang. Action na kaagad. Grabe, sapaka na ito. And anyway, kung sino man po ang matalo dito, eh laglag na sa ating running for Class A. Kung sino man ang manalo, would be facing... It's in the bag, tama di ba? Oh, it's in the bag para sa ating pinaka Class A final. So dalawang best of 5 po ito, kaya easy lang kayo. Matagal-tagal na laban ito, baka magtaka kayo, Kuya Denki, bakit walang Class S? Kasi hindi nila kailangan maglaban, tapos na ang kanilang group stages. Alam na natin na ang nasa tugatog ng tagumpay ay ang Team Mineski, na isa lang ang talo. Second place is Execration. Third is TNC. At ang nanganganib na malaglag ay ang Arcanis. At kung sino naman ang manalo dito sa buong Class A, makakalaban nila ang Arcanis to determine kung sino ba ang aakyat. Kasi ano yun, kumbaga parang, anong tawag dito? Parang laglagan portion, kumbaga. So, it's a quest for the Class A to actually step into Class S. Tapos yung Class S naman, kailangan nyo mapanatili yung kanyang status na hindi siya malaglag ng Class A. Ganun po kahigpit ang laban dito. Kaya the stakes are high, not to mention many time price. Kaya abangan natin kung ano pwedeng mangyari. Ayan na, game. So habang ito, ipakilala ko muna yung ating mga players mula sa Raging WePlay. Andito si Fly Solo as Rubik, si Drew Torres as Juggernaut, si King as Lion. Si Kirito ba to? Hindi, King Rito. Ayan, si King as Lion. Nasa gitna si CXC. Sa Lina, hindi ko alam kung si Armel Tabios ba to o ewan ko, hindi ko talaga alam. At si Secrets, ang Clockwork natin. Sa kabilang side ng map from Extreme Gaming Philippines, si Stufid. Ang may gamit ay si Leshrak, si Professional Shoplifter, that name daw. Si PS, as Bloodseeker. Andito si Stressed as Templar Assassin. Moron 4 is playing Darkseer. At gumagala-gala si Kriti as Bounty Hunter. So ngayon ang tanong ko dito, ito ba si ano, si Tabios at ito ba si Kirito? Hindi ko malalaman kasi hindi ko makita yung chat, pero mukhang nagkakareklamo agad ang lag daw sobra. So bakit kaya lag? Hindi natin yan alam. Tinitignan ko yung aming ping, eh so far it's okay. Kaya medyo surprising siguro, ewan ko. Ewan ko diyan sa baka naglalaro sila sa shop. So and yung shop medyo maraming may ginagawa, di ba? Kaya okay lang naman 'yan. It's their problem to actually ano, find a solution with. Hindi naman natin masyadong concern 'yan as long as tayo tuloy-tuloy dito. Eh okay 'yan. Siguro i-analyze ko lang muna 'yung kanilang draft. This is a supportless rack. Okay, 2-1-2 setup ito. So supportless, Bloodseeker safe lane carry. TA mid malamang, tapos dual lane, hindi. Solo Darkseer, tapos nagrompo si Bounty Hunter. Sa kabilang side naman ng mapa, off lane si Clockwork. Meron ditong tri-lane composed of Lion, Rubik, and Juggernaut. Actually, sobrang lakas ito. Malakas ang punishment potential nila. Grabe talaga. Kaya na pa tayo post ng post. Posterino, Masterino. At ayun, tingnan mo, inatake nyo. Grabe, violence mga tropa peeps. Tinaga. At ayan, what? Oh, kakasart lang ating stream, mayroon na kaagad problema. Lagarino daw, super Lagarino. Ano kaya nangyayari dito? Boss, ano server? Yan. So, si Dota ko ba yun? Hindi ko alam eh. Pero ganun talaga. 5 na ulit ping G. Wow naman ang ping nyo. 5 kayo na. Kami nga dito 66 lang eh. Kaiyak. But anyway, game na po tayo. Rock na ito. So siguro okay na ata sila. And like what I was saying, safe lane Juggernaut, trailing combination with
Rubik at saka si Lion. So malakas ang punishment potential nila dito. Ang tanging pantaka si Darkseer ay yung kanyang Surge. Pero alam naman natin yung Surge, medyo may limitation yan. Pag na huli ka ng Hex Earth Spike, baka hindi mo na mabitaw yung skill na yan. Samantalang ako naman eh medyo bumabalik ang ubo at saka sipon. Mukhang ano, ang hirap talaga kasi ang aga-aga ng aking call time. Kung maano pa bang putok-putok pa rin. May goodness. Buga ng hangin is real. Rami, ano yung stupid? Pwede magkidlat dito. Wala pa siyang nilalagay na skill. Anong pauso to? So siguro nag-iipon lang siya. Hindi siya makapag-decide kung gusto ba niya ng lupa. O kaya kuryente. At pause na naman po mga kaibigan. More pause than your body has room for. Ano nga ginagawa dito ng Raging Weeplay. Bayad na bayad yung pause button nila dito. F9 mga kaibigan is doing it. And wala tayong magagawa siya kung di hintayin. 9 minutes. Pause time remaining. Lahat po, pareho kami lag. Boom mga kaibigan. Boom daw, pareho kami lag. Kami lang nagpa-pause. Isang shop lang kami. Agoy. Ayun. So magkakasama pala sila ngayon, magkakatabi, pero pumuputok po ang internet at yun nga siguro ang problema dito. Naku, paano na yan? Walang backup plan to kasi syempre magkasama sila eh. Pag nag-busy lahat, happy birthday Dota tayo nito. So habang ganyan eh, siguro analyze natin yung kanilang draft. Medyo lamang nga dito, XP-wise lamang yung EXG. Since mas evenly distributed yung kanilang mga tao, mas madali sila magkakaroon ng XP. Which is actually beneficial for a Bloodseeker. Na alam naman natin na naglalaro na as mid. Kasi kaya nga siya nagbi-mid eh, para makakuha ka agad ng levels, not to mention ng farm. So he needs that fast level 6 to gank from the get-go siguro. Hindi siya mahirapan. Pwede niyang puntahan actually ito eh. Pag naka-level 6 na siya, dalawin niya kaagad si Tabios. Isang dugo-dugo, diba? Tas siguro iba pang setup, okay na siya. Leshrac din. So kailangan din niya ng ano dito ng levels para magkaroon kaagad ng maganda-gandang leeway to spam his skills. At ang problema kasi kay Leshrac, sabihin na natin na marami siyang pera, pero kung hindi naman max out yung kanyang mga skills, hindi rin ganun kalakas yung kanyang damage output. Sa on the other hand naman, we play medyo mas consistent sila. Katulad nyo, left, nasa ng manok. Gawin mo ng hindi pala manok, ginawa palang palaka, pero since no earth spike to follow it up, mayroong chance ha, na makataka siya dito. Pero mayroon ako pupuli ka Balbon, kinital si XTXE, humahabol dito, invisible, Kriti, pero hanggang dun lang ata, nabugahan pa, and he is down. So level 4 Lina is doing it, Armel Tabios mga kaibigan, the 6-man award, the 6-man awardee pala, from Rage. Justes, kawawa naman. Bote, that's all. Kanyang, ay, oh, nakuhuli pa. 3, 2, kulang, sayang. Pero actually, given his range, he can go for another hit or two. Kung nakalapit pa siya ng konti, pero unfortunately, hindi ganyan na nangyari. So, 2-0 po mga kaibigan, para sa Raging Weeplay. Secrets, laban kay Shoplifter na professional di umano. So, hindi natin kung medyo professional ba ang kanyang galawan o baka naman amateur shoplifter lang ang mangyayari dito. Eh, wala naman. Okay lang naman siya kasi mukha naman professional since 14 last hits para sa kanya. Well, usurped already by Armel Tabios and ano Drew Torres at 19 and 16 respectively. Samantala, si Stress, despite being ano playing PA, hinihirapan. Only 9 last hits at yun, napatay pa. Hindi ko napansin yun. Napatay ni Stupid Love. Si Stress. Samantala, ito ba? Napatay din ni Drew Torres sa wakas. Si Kriti naman, this time around, utilizing the dust, I believe. May dust yun, sigurado ako. Ayun. Para lang sigurado mapatay nila. Scores now 3-1. Nakasagot ang Raging Weeplay, pero so... Ay, nakasagot ang EXG. Pero so far, across the board, itong mid at saka itong bot, nakikinabang. Hindi ka tulad nung sa EXG, ito lang si Stupid Love ang nakakuha ng last hit. So, very unfortunate yan para sa Extreme Gaming Philippines. Not to mention, post ng post. Ang laro natin, mas madami pang nangyaring post kaysa dun sa nangyaring aksyonan. At wala akong masabi dyan. Wala nang lunas to. Ayun, ha? At take nung si Templar Assassin, mga kaibig, iniwan niya ang kanyang bola. Nangyari dito. Iniwan niya yung refraction mo. Naiwan mo sa bahay niyo.
Yan, pupuntahan niya, papasok siya sa loob. Ganun yun eh. Para makuha niya ulit ang basbas. So yan, baka nagtataka kayo. Bakit po ako ulit ang nagka-cast? Well, kasi wala nang no choice. Ganun talaga. At galing pa ako ng meeting, kaya masaya to. Inaantok na nga ako kanina pa, pero kaya yan. Basta wag lang biglang makatulog, diba? So ayan, nagreklamo sila Fly Solo. Mukhang may nag-YouTube daw kasi sa computer shop na kinapapalooban nila. Baka may nanonood live ng laro natin. At kung meron man, hello sa inyo. Hindi ko makita yung Twitch chat since hindi pa namin naiayos. And we are focusing na ma-launch agad yung stream ASAP. So hindi walang nakabukas na Twitch dito ngayon sa PC. Kaya wala akong mababasa. Pero mamaya siguro ayusin natin yan, mga game number 2. Provided na magkaroon kami ng oras para ma-set up yung mga yon. Basta wala ng problema. Pero ngayon mukhang ang daming problema. Sa reward pa lang, ang dami na kaya ng bug. Grabe talaga, nilintikan na reborn to, daming alam. Kalayan nyo, hindi mo mabasa yung chat sa lobby. Hindi yun, boy. At saka hanggang ngayon, baka minagatanong pa rin kayo, thank you, bakit walang score? Akala ko ba best of 5? Kasi guys, Dota 2 reborn. Eh, bagger rino eh. Ayaw eh. Kahit maglagay ka ng best of, hindi mo pwedeng lagyan ng score, unfortunately. Kaya wala, we're stuck in na. Masabutin ang wala. Kasi nagbabag eh. Kahit wala kang ilagay, minsan nagkakaroon, nag-a-activate, nagkakaroon ng point. So, might as well avoid that bug altogether by not adding up yung, yung series tab. Pero mamaya na yan, I think this would be a Ring of Aquila for Juggernaut. Hindi siya magpe-paste boots, hindi siya paste into, paste na lang muna pala. Pero wala pa yung kanyang, tawag dito, walang mask of madness instead. Gusto lang niya ng iba. Gusto niya ng stages mask. Pero mamaya ng crit. T again, getting caught this time around. I think it was the dust who did it. Dust ba ulit? Hindi. So, hindi na nagbigyan ng chance, ha? Si Kriti na makataka. So, malaking bagay yun. Para sa Raging Weplay, not giving a chance to the Bounty Hunter to actually use his invisible. And anyway, may faint time yun. So, if you can burst him out before kaya-kaya. Moron for naman, iniikutan mga kabibibigibi, pero makapag-surge out pa siya. Oh, almost! Pero matatamaan siya ng atake ni King, and King, I think this is Kirito. Was able to kill Moron for. Drew Torres naman, might be in danger. Stupid, isang kidlat. And it mesmerized my eyes, patay. King can actually just put some ward, pero wala siyang ward. Kaya wala, tatayo lang siya dyan siguro. Magkasayang ng oras, ayun, meron siyang TP to escape. And he lives. Stupid on the other hand, medyo wala tayong maasahan sa kanya. Wala pa siyang item masyado since support naman siya. And I think he can anyway transition kung sakali makakuha siya ng magandang upwards way pagdating sa gold and XP. Looking at the net worth, 3.3k para kay ZXC kay Armel Tabios. Meron siya ditong haste at saka arcane boots. So this would be a Bloodstone Lina instead of the usual tao dito, Yule Scepter setup build para kay Lina. Kumbaga control Lina, hindi ganun, kundi ewan ko, top deck Lina. Pero mamaya na yan si Kirito, dinatayan na kaagad si Sirius. Where is the Cogs? Wala, di na gagamitin. Stupid dito. Actually, matutuwa si Stupid kung nag-cog si Clockwork eh. Kasi kumbaga free setup yun para tumama ang kanyang Stone Cold Stunner. Pero mamaya na yan si CX. Ako, nakita dito ni Stress, pwede niyang atakihin. Wala daw muna, wala pa siyang slow. Level 7, maxing Refraction first. Wala naman siyang choice. Yan talagang pwedeng build niyang gawin dito. Punta lang yan. Very slow paced yung mga tropa pips. Wala pa nangyari masyadong kaguluhan except for the past few engagements na nakita natin. So yan natin kung pupuntaan ba ni Armel Tabios. Naku po! Oh! There goes the LNC in the stun! Tumama ba yung stun? Hindi. Blade Excel pala. Yun ang easy. Laguna Blade and he is now down. Sa may mid naman ata papunta rin Kriti. Nope, hindi niya kaya. Level 4 lamang siya. Wala pa siyang track to have the chasing power. Not to mention magandagandang pera. Gold upswing kung sakaling mapatay mo yung track target. Omnislash buys ng online for Juggernaut. Wala pa rin. He's still at level 5. Meron siyang kinuhang quality point, value point para sa kanyang at stats. And that's it. King naman. Wala pang blink. Malamang, asa naman yun. Wala pang ping eh.
Si Moron 4 naman, eh, mukhang magano. Hoy, nako. Ayun, TP out. Makakataas pa siya. Hindi siya abutan ng umaga. Meron pang stone gustan sa lupa para lang may masabing may ginamit siya. Pero it would the damage from professional shoplifter would be enough. And let's see, nako. Isa pa ano to si Armel Tabio sinahabo. LSA would connect on stressed. At election to the crit na ngayon naka-double damage and Shuriken would do it. Hex para crit and I think he's gonna drop down. Yes, he will. Stressed would be taking that kill for ano for himself. Samantalang ito, ano to? Radiant structures are fortified. So yan, si Moron 4, farm lang ng farm. Siguro next week talaga nang Naga Siren eh, na magkakaroon ng farming meta. Sobrang mababalo sila kung wala silang pang late. They have ano ah, they have tawag dito. Radiant's bottom tower is under attack. Leshrac though, technically a carry, pero hindi siya yung carry na nag-i-scale sa lane based on kanyang items. Nag-i-scale siya based on the effects ng kanyang items, meaning what ibang utility, extra ano, extra mana pool, extra intelligence, and that's actually big para sa isang intelligence type hero. Pero mamaya na yan, pretty. Nandito, wala pang ibang item, wala pa siyang level 6. Si Fly Solo naman, eh, wala pa rin. Ay, oh yan. Fly Solo, wala rin level 6, just level 4. Si Lina, eh, may Laguna Blade. Yes, 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 at least, kumbaga, level 1 nuke. Pero di pa naman ata niya gagamitin. May Omnis na siya ba si Drew Torres? Meron na. So, pwede siyang umuli dito. Fly Solo, yung isa naman ng Songhold Stunner. Pero merong slow, and that's it. Grabe mga kaibigan, sobrang slow pace ng Dota ngayon. Siguro nga kasi laggers in Paris sila eh. Kaya medyo nag-play safe sila, wala masyadong lengthy play. Wala tayong may kikitang mga blinking echoes lang ng mga malupit na pinag-play. Hindi mo makapatayo ka. Wala. So, sobrang chill lang. Juggernaut. Naglilibot. Natin. Kapunta ba yan sa mga iba ba? Kita nila si Stress. Hindi lang malulundagan. Pero mamaya na yan. Ako po. Nastan si King. Kidlat, Laguna Blade. And one more hit para kay Stress. He's down. Double kill. Para kay Armel Tapios. Nakasalad ng refraction. Yung ano, damage para kay Stress. So may taas naman, kamusta? Secrets no mana, pero meron siyang Enchanted Mango for regeneration purposes. At grabe na, Omnis Dash pala ni Drew Torres, pinunta na niya taga si TA. Sabi niya, lapitan natin niya, taga-taga. And the score is now 10-5, walang mga buhay ang kuya natin sa Weplay, pero okay lang kasi tatlo ang pinabagsak ng Raging Weplay dito. And remember, this is best of 5, so paunahang makatatlong puntos para matapos ang laban. And then there would be a strange tie, halimbawa. Ewan ko lang ako, may ganung rule. Kung halimbawa 2-2 kayo, so dapat twice to beat. Ay, hindi pala, hindi. Malamang game 5 na yun eh. Nasa malinis si Wendenki. Iba talaga pag inaantok kung ano-ano pinagsasabi. Pero yun na. Kirito and hindi, si Fly Solo pala to. And Drew Torres actually moving downwards sa may bot lane para makapag-push. Wala siyang detection, remember. Pero hindi niya ata kailangan detection. Kailangan lang niya malamit ng game set. At pakiramdam sa mga nangyayari. Beto, Darkseer. Looming around. Yung gagawin niya, level 1 lang yung vacuum. So may kabila naman si Stress na naka tawag dito golden na ano ba yan, ano bang armas to anyway, parang jur or jamadar, basta yun. Itong tuwa lang siya sa mid. Kriti just roaming around again. Having sentries in his possession means he can actually counteract dun yung mga ward placements na feeling niya ay nandun para sa Raging Weeping. So, kailangan mo talaga dito ng mga parang backup plan para hindi kayo parang nagugulat kapag feel, para na mo alam ng mga kalaban yung mga ginagawa. Pero may nakrit dito po yung first thing sa pinag-alagay na ng pakulo. Ano sa'yo na mangyayari yung track? Ganto natin si King. Ako po, huli doon. Gritty mga kaibigan would be going down. Nice attempt mula sa EXG, pero problema, they can't capitalize on it. They have 3 guys for just one person and they won't be able to kill him at the very least. So ito, Stress naman, sabi niya eh, wala na naman po yung mga kaya ko, ito na lang ulit mag-isa, bahala na ako. So inabol si Drew Torres ng isang creep. Tuloy-tuloy lang paghahabol, ayan, grabe, galit yung episode na to, ang mga pangungutang niya. Pero habang ganyan nangyari mga kaibigan, ako po pinaputok lang ni, ano, professional shop keeper. Ngayon tulak siya dito, nanusunod. Wala pa. Tingnan niyo yung items na, tingnan niyo yung items. Wow, Hand of Midas para kay Bloodseeker.
Si Stupid naman eh, ah, ganyan lang. King has, okay, wala, swords lang, just oy, stunning pa din ang pressure sa paper nilip pa. Para sigurado, and the finger of death would be enough. Dead and gone po. Si professional shoplifter, samantala nito, Du Torres. Just chilling, farming lang siya dito. So no SNYs via Recta BKB, I think. Either a Recta BKB or a maybe an SNY na favor of a Rage Whip. Patayin nga muna ng gold draft. Mamaya-maya, pag-arabi ito. Kung may mamamatay. At walang namatay sa may taas. Wala ding namatay. So, ayun. Still going in the, ano, going in EXG's way. Pero ang problema, umangat siya ng husto mula 2K naging 1K na lang. So, that 1K difference is actually pretty big. You would ask, wait, napulindot mo yung ano? Video. Ayan. So, ignore nyo yan, mga kaibigan. Yun yung trailer video natin for NCCN. Mama, ibabapanood ko sa inyo after game number 1. So easy lang kayo kasi marami nang request sa amin ng dadalhin. Yung mamaya ni King, yun mo ng hex, the right click to be there. Ang tagal ng bago tumitipi at mga makakataas yung stress. Wala kang Blue Torres, wala. At para sa kanya. So grabe na buhay pati si stress, sayang naman. Dahil lang sa dalawang ano niya, dalawang iron branch. Kung wala siyang iron branch nun, pag gano'n si BH, tapos bigla ka nag-blink in. Ano? Black hole, Radiant's okay, middle okay, tower sorry. Has been denied. Ito, tignan natin. Mukhang si TA. Oh, hili niya. Uy, hindi niya nahuli. Sayang. Pwedeng-pwede niya ang Kriti. Tago lang. Ano pwede dala ni Kriti? Contuition ba yan? Okay, wala naman pa yan. TP lang pala ang kailangan niya. Kasi nakakabali pag wala kang ano. Kriti naman, kamusta ang kanyang item? So, okay, wala lang. Juggernaut, pumunta na sa kanyang Yasha. Ito. Ito, dito ako mapapaisip kay professional shoplifter. Kung anong gusto niyang buuin. Pwedeng blade mail, pwedeng SNY, pwedeng... Basta malalaki na kayo. ZXZXZ, aka Armel Tabios, tapos na ang kanyang Bloodstone. So, mukhang okay na okay. Ito lumiyang ano. Ang Raging Weeplay, 8.8k para kay Armel Tabios. Having that great mid game, I mean, having that great laning phase, surely help para mas lalong lumawig ang kakaalaman nito ni Lina. Pero ito, tignan natin. Pupuntahan ba siya? Wala lang, lakad lang siya. Wala. Darkseid, kamusta ang kanyang item? Ops, papamekanisin na ba ito? Kulang na lang ng 200. Si Shelton, ay akala Shelton Benjamin, si Drew Torres, nakamukha ni Shelton Benjamin sa mukha yan. Kasi yung Yasha niya. Ah, ito, paparating pa lang. Kinabahan ako, akala ko, hindi pa rin niya nabubuo eh. Kaya na pa niya natapos yan eh. Kriti. Wala. Ganyan lang, kalungkutan. Pero anyway, gagamit na natin si Bloodseeker na walang panaka. Kasi may grab deck agad. Hex, the stun would be there. Sigit ako po, nanakaw niya ang ano. Nanakaw niya ang Earth Split. Ganun hindi pa niya abangan, namatay na nga lang. Si Fly Solo pa tuloy-tuloy pa. Stupid, killing king, patay si Kirito, double kill. Para sa Extreme Gaming Philippines, and now they can go for the chase. They have clockwork in their visual. Tignan natin kung hahabon, slow. Nice use of ng trap. Wala, meron pa mga ultimate dyan. Tago, Song Gold Stunner, connecting. Naku po, si Sigrass nasa peligro, wala siyang magagawa. Killing spree para kay Stupid. At tayong lahat ng tatlong kill or apat, I think, went on towards, ano. So, sobrang sulit. Ayan, farm lang daw ng farm. Maroon 4, buo ng mechanism. Mamaya, may maroon 5 na yan. Drew Torres naman, buo ng kanyang Yasha. Sino ba? Lina! Shadow Blade build! Nasa ng stun? Huwag daw muna, naamoy niya na, meron siyang kasama. Tama niya. Just waiting. Hindi yung basa-basa ka nilang bara-bara pa kung pasok. Hindi nakapansin ko sa mga bubbers. Pasok lang ng pasok na hindi nag-iisip kung anong may kahinat na. Akala nila lagi pag may teamfight ang mahalaga magamit kapag ano. Makasurvive ka sa teamfight. Pero marami naman nakakasurvive sa teamfight eh. Mga hindi, walang mga sinwi. Pero kung gusto mo may sinwi ka, okay lang sa'yo mamanay ka. Kasi every time you respond,
alam mo na galing sa puso mo yung pinaghirapan mo, di ba? But anyway, grabe to. Ano ba pinag... Iba yung team nito. Arnel Tabis talaga. Shadowblade, Bloodstone, para sa para kay Lina. This is different from the usual thing we see na yung scepter ni Analis. Di ba? So, ano dito? Nagpapaka-unique. Si Saint. Tignan natin. Huli ba niya? Wala. Wala siyang yields eh. Kung may yields siya, pwede niya makapos yun eh. So ayun mga kaibigan, mga santong paspasan ang gagawin dito ng parehong teams. Extreme Gaming Philippines kasama-sama para hindi sila masyadong matrete. Radiant's top tower is under attack. Tawag dito. Radiant structures are fortified. Wind Ranger. At saka Incense Deepak. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Sobrang chill lang. Pag-farm ba sila? Wala. 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 Wala pang significant progress so far. Pero nag-push dito ang Raging Weeplay. Samantala, pinushotan na mag-isa ni, ano, ni Stupid yung Dark Side of the Map. Ay, Radiant Side of the Map. And now, thanks to Dark Side, will be open up as well. Tanggal na lahat ng Tier 1 ng Dire Side. At hanggang ngayon, wala pa rin ginagawa. Ang magkabilang team. Kung mukhang idadaan nila ito sa Rocks lang, ha. So yan, ano kaya pwede nilang susunod na gawin dito? Wala nang gamasya sa tatlo. From Weeplay, I think they need to go for the defensive right now. Pero they need to scout either Roshan na pwedeng kunin niya ng ano, pwedeng kunin ng EXG. Especially na meron ng Desolator si Stressed. And you should never give the Aegis to someone that can beat your team, which is obviously them. Kaya dapat kung ako sa Weeplay, eh, unahan na nila at mag-uunahan na nga sila dito mga kaibigan, the quest for the Roshan continues. Natago, Haze Rune can be taken away. Wala kumukuha, Saiwar ba ito? Ganyan. Game na ba? Wala pa, nagkatitigan lang. Grabe, ganito palang game mo kapag sobrang stalemate na tumensyon na galag yung mga players. Para sila mga kaibigan, nagtitigan lang. Walang galawan gaming. So no Roshan attempt and no Roshan contest mula sa parehong team. The score is 14-9 in favor of Weeplay. At tingnan natin yung gold graph kung may pagbabago ba. Grabe! Bumaba ng konti in, ano, towards the ceiling. Hindi, actually, the bottom. It's for the ano Extreme Gaming Philippines. Sabi natin lang sa'yo, may kapag sa'yo. Okay, so still 2k net worth para sa ano sa Dire team. Ano kaya pwedeng gawin ng Radiant aka ng Team Weeplay? Eh hindi ko alam. Kasi bati o quarter tayo. Yan na lang siguro. So yan, check lang natin lahat. SNY now finished para kay Juggernaut. Hindi ko alam. Okay, sige, sabihin natin gusto niya ng ano. Mech. Pwede ka natin si ano. Flesh Tacon na buo. Wow! Yule Scepter of Divinity para kay para sa support Flesh Tacon. Mamaya na ko po Lina. Immediately. Burstened out. Stupid. At mong may susunod pata sa yapak niya. Fly solo can actually go for the chase. Hinabol ng Omni Slash. Pero nagkulang. Kumikot ka na. Kumikot ka na, best. Hindi na kailangan ng kahit ano pa namatay. Sinagasaan siya ng layo. Gritty would die. So matalan dito, mabayin nilang kunin dito ano. Yung tier 2, kung gusto nila. Hirap mga tropa peeps. Yung pwedeng gawin dito. Nang tawag dito, nang EXG. So far, eh umu-okay yung performance ng Weeplay dahil nga medyo maganda-ganda kanilang ano, reliable guy, which is ano, Juggernaut na ngayon, hindi pa naman siya ganun kapugol. Relatively untouched at 7-1-1. Yeah. Ayun. Oh, bilis yung matakas. At nanood lang mga kaibigan dito, si Moron 4 na pwede na magumamit. Oh! Hookshot main! And let's see kung may katuloy ba to lift. Para dito kaya naman makukulong ba nila. Nag-use sa sarili. Merong wall. Where is the vacuum? Hindi na kailangan nakatrapas. Mega kill. Para kaya naman. Kaya Armel kapit siya, tuloy-tuloy pa na ako pinalago si Drew Torres. Saan ka pupunta? Sexy is unstoppable with a double kill at masusundan pa. So may baba, ano nangyayari? Nako, KT trying to fly solo. Pero oh! Wasak ka agad mga kaibigan ng brief.
triple kill para kay Armel Tabios. At mukhang alam nyo guys, nawawala na ako ng pag-asa para sa Extreme Gaming Philippines. This looks like a pretty grim situation for them. Saan ka nga naman pupunta? Bakit mo kailangan ng pag-asa? Sorry. Yeah. Oy, okay ito pa. Stress. Meron ng Blink Dagger. Invisibility. Moron 4, meron na rin Blink Dagger. So, medyo timely pickups to mula sa ano, mula sa ano tawag dito? Sa Extreme Gaming Philippines. They can now out initiate Raging Replay provided na hindi mauna yung hookshot. Pero sa tingin ko ngayon kasi ang ginagawa lang ng Raging Replay, they're just painting the hell out of Extreme Gaming Philippines. Para silang mag-commit and say, drop them, ano, not give them a chance to use their ulti. They, benefit yun para sa Weplay. If they're gonna use their ultis, or tama ba ako? If they're gonna use their ultis, matutuwa pa rin yung ano. Tapos kahit di nila gamit yung ultis, itipirin nila, eh mas lalamang ang Weplay, syempre. Kahit paano sabihin mo, hindi naman ganun ka ulti-dependent eh, ang Raging Weplay. In a sense. Pero mas ano nga lang sila, mas baon, kumbaga sa pantry, baon boys, kasi meron silang bit-bit lagi na mahiwagang sanda. So, samantala, dito sa Extreme Gaming Films, kailangan pa nila pumunta ng Jollibee para makapalag-palag. So anyway, the score is now 21 to 11. Sana sasabihin ko 21 to 10 in favor of Raging Weplay. 14,000 goal advantage para kay Armel Tapio. Sana tama ako kasi pag dito si Armel Tapio, may disappoint ako. So yeah, taka lang ng ataka. Dito pa ang Raging Weplay. Can be stolen. Can be taken away by, nasaan si Sento? Nasaan na si Keeper? Bakit? Pati lang, ayun lang kunin. Sayang naman to. Oh well. Uy, keep it. Ayaw. Uy, it would be a big risk para sa ano ah. Ah, ito na. Nagkaamuyan na sila mga men. Siguro tama rin decision nila dito na hindi nila ikukunin. They would let it ano, be there to bait the hell out of ano, Extreme Gaming Philippines. At nagtataka talaga ako nun kasi ang tagal nilang nakatambay dun eh. Wala pala silang bote to keep. Oy, yung ano lang eh. Kaya pala, EXG lang pala yung merong bote. So, I was expecting, ba't nila pinupuntahan? Pero wala, yun na. Easy burst mula sa Raging Weplay at nag-omnislash pa para kay Moron Propel. Medyo kulang nga lang ako po. Bugdi, pinadugo na yung professional shoplifter. Pero nilip siya. Mga kaibigan, tamang buhat lang at patay dito ang shoplifter na huli sa may MI. Dinasta nito, nakumpindugo ni si Steph Redface ngayon. Ni Temper Assassin Sinanaya, mga kaibigan. Dinugudugugan ang triple kill para kay Kirito. And they're gonna push this one. At nalibang ako sa pagkikwentuhan tungkol sa region rune na walang kumukuha. Kasi usually, pag sa ganitong mid game, di ba, we expect region rune to be the topmost, kumbaga parang yung, ano, deeply utilized rune. Bukod dun sa haste, syempre, tsaka sa double damage. Ano yung region rune can give you an extra oomph pagdating sa not only the pool, hindi pa rin palit, pati sa clash. So, yun, hindi lang pala na naging kicker. It actually was the bait for Weplay to actually have Extreme Gaming Philippines go up to that soon. At kaya silang inay na kinagalang godlike para kay Armel Tapios and Raging Weplay just making it look so easy. Grabe, wasak na po ang racks mga kaibigan. Wasak ang racks. At si professional shoplifter mga kaibigan lumalapit na dito. Oh! Tinaga! Oh! Walang naabutan ng shoplifter na profesional at habol ata siya dito. Sabi niya, naka-hand of Midas ako, pero that's it. Ako po, ito, tingnan natin. May comeback potential dito. Tinaga! Aray! Mega kill streak! Taken away by the shoplifter. At baka shoplifter yan. So yun, binabati ko nga pala mga kaibigan si Paring Julius. Si Shouras kay, may-ari ng MSI. De joke lang. Kaya Julius Mariano na wala lang. Gusto ko lang batiin para lang mabili naman ng laptop. Shouts na rin pala kay Calvin Kalyangan na napalupot na kanyang na ginawang account ito. FX yung nakaraang Hearthstone World Championship. Lahat naman ang ginagawa niya. Oh! Wow! Si Tabios mga kaibigan tinitigan lang si Kriti at parang nag-crit yung kanyang ano doon. Laguna de Bay. Ano si Stress na Stress mga kaibigan. Kahit walang ready si Patricia agad if ginamitan pa ng Omnislash yung mga tao dito at pati si Roshan at Oh no! Nilip, nilayo mga kaibigan. Pero tik na! Aray, ang sakit. Aray! Illusion lang yan mga kaibigan pero parang tunay. Pero grabe, gumuho ang mga tala. Naramdaman ko eh.
Pagka hookshot, namatay si Roshan, sabi nila, damay-damay na ito. At ngayon, Raging Weeply with that wonderful steal. And actually, hindi dapat gano'n na mangyayari. Kung hindi na burst si Crit, si Crit yung kasi, 800 lang yung buhay, is literal na, ano, Laguna bait, eh, no? Grabe! Finger na, Laguna pa, sangka pa. So, wala ka na mga kaibigan, medyo apat na ang butas ng puwet mo, grabe. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac doon. Sige, bumalik ka lang. Gas. Bakit ako kay Kitty King is here, nag-vacuum, inagawan muna. Eagle Lord, pwede si professional shoplift. At tara, right click ang tayo. Right click muna versus si Hexy. At nanalo po! Nanalo ang Intelligence! Intelligence versus Agility, sapakan portion. At nanalo ang Intelligence. Katunayan lang yan na nananaig lagi. The pen is mightier than the sword. Grabe. Sa sobrang traba ni Armel Tabios with matching Desolator swag, natalo niya Bloodseeker, natalo niya yung Bugatti. At kahit wala ang Bugatti, may Porsche ka naman, sabi ni Lina, may goodness ta. Hanggang ngayon, hands on the side, hindi ako makapaniwala. Armel Tabios, mga kaibigan, Lina outright clicking a Bloodseeker. Literally, na naka-BKB pa yun. Naka-BKB! Naka-BKB si kuya mo! Nagtawag pa ng backup yun. Pero alaws nangyari, pumasok pa si Moron 4, nakisama pa sa gulo. Pero wala. Lina, mga kaibigan, killing stress as well. So GG na lang ang pwedeng gawin nila dito. Moron 4 would be calling that one. And like what I've said kanina pa, Raging Weeplay just making it look too easy. That dominant play. Medyo shaky kanina nung early game, ha? Medyo shaky kanina nung medyo nakakakuha ng maganda-gandang rotations ang EXG. Pero despite them having Bounty Hunter, Leshrac, Darkseer, and even a Bloodseeker, eh hindi nila kaya yung firepower ng Raging Weeplay. So yun, mga kaibigan, my name is Daniel from Minesky TV, and I would like to first thank our sponsors. Maraming salamat sa Gigabyte, sa Smart GameX, sa Minesky Infinity, SecretShop.ph, NextGame.com, and syempre maraming salamat na rin sa Minesky.net, Minesky Events, and Minesky TV. At bago tayo mag-OBB, pagkatapos ng OBB, papapanood lang namin sa inyo yung paparating na event, yung NCCL Visayas Mindanao finals na gaganapin sa weekends, September 26 at saka 27. The trailer will be coming up next pagkatapos ng ating OBB. So ito na, rock na ito.